Hi guys! For today, meron tayong bagong unboxing review. Isang mini brushless drone na na-purchase natin sa online. Ito siya guys. Bali yung product natin is new arrival. Bali ang pangalan niya is LF632. Ayan. Iwan ko na lang yung link niya sa description box guys para sa ibang details ng drone na to. So, samahan niyo ako. Check natin yung laman sa loob kung sulit naman yung na-purchase natin. And after that, ite-test flight natin siya. So, let's go! So, check na natin yung ating product. And by the way guys, 14 years old pa taas yung pwede mag-operate ng drone natin. Then, may mga features siya dito. Ayan. Try natin i-test yung ano, yung follow flight. Yung fix point. Yan. Tsaka yung ano, yung gesture photo. So, ganyan na itsura niya. Medyo nalukot siya sa pag-deliver guys. Kaya ganyan yung itsura ng box niya. So, buksan na natin to. So, hindi mawawala yung ganitong bag guys oh, sa mga budget drones natin. Pero syempre, nag-improve na yung, ano, yung mga drones na nireview natin. Dati, cordless brush siya. Ngayon, ano na, brushless motor na. So, check natin yung loob. Bali yung in-order natin guys, ano, tatlong LiPo battery siya sa halagang ano, 2,500. Yung link niya guys, nasa description box para sa ibang details ng drone na to. So, labas muna natin ito isa-isa. So guys, ito lahat yung nakuha natin sa box. Isang remote control, tapos tatlong LiPo battery, dalawang manuals, USB line cable, screws, tapos yung ating propellers, apat na piraso. Bali sa remote controller natin is 2.4 GHz yung frequency niya. Sa remote distance niya ito, aabot ng 300 meters. Yung sa functions button niya guys, dito sa gilid, ito yung sa ano niya, sa motor speed. Meron siyang slow, medium, tsaka fast. And dito naman sa kabila, ito naman yung sa photo, tsaka yung video captured. And dito naman sa kabilang remote natin guys, yung functions button niya rito, ito yung fine tuning. And ito naman yung sa rolling o yung magti-360 yung drone natin. Pipindutin mo lang yan, tapos gagamitin mo na yung direction natin. Kung gusto mo mag-360 siya sa kanan, rolling natin dito, tapos kanan, magti-360 sa kanan. Same lang din kung sun direction, kaliwa, taas, saka baba. Then, dito naman yung kanyang direction, guys. Tapos, ito yung sa throttle ng drone natin. Ayan. Ito yung acceleration, kumbaga sa ano, yung takbo ng motor. Tapos, direction. Yung forward, backward, left, right, ayan. Then, may mga buttons din siya dito, guys. Ayan. Sa camera natin, guys, ito yung mga buttons niya. Camera up, tapos camera down. Then, ito naman yung sa one key return, tsaka headless mode button. Dito sa kabila natin guys, ito yung unlock motor, tsaka take off. Pag nilong press mo naman yan, automatic naman na magla-landing na yung, ano, yung drone natin. Magde-descend na siya. Then, dito naman yung ating obstacle avoidance. Then, sa baba naman guys, ito yung sa calibration niya. And the last, ito yung button natin sa on and off button. Then, kung ilalagay nyo naman yung phone nyo rito, guys, iaangat nyo lang to. Then, i-stretch nyo lang siya. Pwede nyo nang ilagay yung inyong phone. By the way, guys, wala tong kasamang battery. So, kailangan nyo mag-provide. So, meron tayong mga sample batteries dito. Check natin kung working yung ating remote control. Ayan. Power natin. So, okay naman siya. Working. So, tabi muna natin to. Dito sa manuals natin, guys. Manuals para sa apps. Ayan. Kailangan nyo to guys, para magamit nyo yung camera ng drone natin, tsaka yung ibang functions niya. I-scan nyo lang yung QR code, then install nyo na.
And ito naman yung sa manuals na guys para sa drone natin. Bali, ang language nito is Chinese and English version. Hindi ka na mahirapan magbasa nito kasi may ano naman siya, may mga drawing naman na nakasulat paano natin i-operate yung drone natin. Then sa battery niya naman guys, 3.7 volts. Ayan. Ang charging time nito, maabot siya ng 90 minutes. Pag nag-flight time ka naman, aabot siya ng 13 minutes. So maganda guys kung tatlong battery yung bilhin mo para hindi ka mabitin sa pagpapalipad ng mini brushless drone mo. Pero syempre, mas maganda yung sa open field para makita mo yung maneuver ng lipad niya. And ito naman yung ating LF632 na mini brushless drone. And same lang din to dun sa guys, sa S1S na mini brushless na nakita ko sa online. Ang pinagkaiba lang ng dalawang drone na to is yung sa sa price. And makikita niyo yung label ng drone natin dito guys. Ayan, LF632. Dito sa ibabaw niya, ito yung kanyang obstacle avoidance 360. So check muna natin kung ilang grams to. Sama na natin yung battery guys. Tingnan natin kung gaano kabigat yung drone natin. Umabot siya ng 144 grams. So one more time. So yun guys, umabot siya ng 144 grams yung ating drone. Tabi muna natin to. Bali, open natin yung legs niya. Ang distance niya ito guys, umabot siya ng 300 meters. Mas maganda paliparin mo hanggang 100 meters or line of sight. Kasi kung malayo at hindi mo na makita, mahirap nang kontrolin yun guys, lalo na kung sasabayan pa ng bugso ng hangin. Kasi ang wala tong guys wala siyang GPS. Wi-Fi transmission. So dito may makikita kayong button. Ayan yung kanyang on and off button. Sa harap niya guys, ito yung kanyang mga ilaw. Bali, dual camera na rin to guys, isa sa harap tsaka isa sa ilalim. Kasama na rin dito yung yung optical flow. Tapos brushless motor na siya. Ayan. Maganda yung brushless motor niya guys no, makintab. So power natin, check natin kung okay naman. Maganda yung buzzer niya. Then check natin yung ating remote control. Pansin nyo guys, nag-flashing na siya kagad. Di pa tayo nagbabind. So nag-improve yung yung upgrade nila ng budget drone. Automatic na siya nagbind. Ayan solid LED light na siya. So lapag muna natin ng konti. Test muna natin, i-unlock natin yung yung brushless motor kung working naman. So yun guys, gumagana yung ating brushless motor. Off na natin yung motor. Working siya. So tara guys, check natin kung maganda yung lipad ng ating LF632 na brushless motor. So yun yung ilaw niya sa harap, likod, tsaka yung magkabilang gilid. Ayan. So tara guys, test natin yung ating LF632 kung maganda naman yung lipad niya. So let's go. Nandito tayo ngayon guys sa seaside. I-flight test natin to. Bali, hindi masyadong mahangin ngayon eh. Check natin to ng kung maganda talaga yung tuloy-tuloy yung palipad natin. Then magaan lang yung natin guys ha, yung sa remote control. So alalayan nyo pa rin yung yung phone natin pag naka-connect na siya dito sa sa holder niya. Kailangan guys connected yung yung phone natin sa Wi-Fi ng drone para magamit natin yung yung camera niya tsaka yung apps. So connect ko muna to guys. Power muna natin yung ating mini brushless drone. Ang mura lang ng drone na to guys, 2,500, bali tatlong battery na yung ma-avail mo sa drone natin. Tsaka mabilis siya mag-connect ko. Ayan, hindi mo na kailangan pang i-up and down sa joystick para mag-bind. Bali, automatic bind na siya. So, kinalibrate ko lang yung gyro niya, pwede rin dito sa button. Ayan, nag-flash na siya, calibrated na yung gyro. So, start na natin itong paliparin.
Run ko lang yung kanyang apps. Makikita nyo rito sa screen natin yung quality ng camera niya. So, take off na natin siya. I-test muna natin yung sa ano niya, yung sa gesture. Makikita nyo maganda yung ano, yung hover niya. Steady lang siya kasi meron siyang optical flow. Tahimik lang din yung takbo ng motor ng drone natin. Taas pa natin. I-test natin dito sa ating apps yung ano, yung gesture niya kung working naman. Iharap natin dito yung drone sa atin. Check natin kung maganda yung quality ng photo niya sa ano, sa gesture. Capture tayo. Yan. Tuloy-tuloy yung capture niya guys, oh. Medyo may konting delay lang. So, try naman natin yung ibang features niya. Yung sa ano naman, yung sa follow me o yung follow track. So, click natin yung sarili natin dito sa ating apps. Check natin kung ano, susundan tayo ng drone natin. So, lapit ko pa ng konti. Yan. Ala, yung taas yung ano ko. Hindi ko na siya magalaw, pero try natin. Galaw tayo ng konti. Ayun, naiwan yung ano niya, yung square niya, yung follow. So, try pa natin ulit. Ayan, yung body na natin. Naka-steady lang yung drone natin, guys. Ganyan lang siya. So, siguro ano, i-distance ko muna ng malayo yung drone natin para ano, capture tayo sa ano, sa follow me, ano, sa follow me mode. One more time para ano, check natin kung talagang nag-work siya. Yan. Okay na siguro yung ganito kalayo. Then try ulit natin. Follow me mode. So, ganun pa rin siya, guys. Hindi siya nag-work yung ano, yung follow me mode. So, try naman natin yung waypoint. Kung working yung waypoint niya. Bali yung gumagana pa lang is yung ano, yung gesture mode niya. So, check natin yung waypoint niya, guys, kung working naman. So, guhit lang tayo. Dito sa screen. Hindi gumalaw yung drone natin. Ulit din natin. Wala pa rin guys. Hindi nagre-response yung sa drone natin. Ayan. Bali, dalawa yung ano, yung hindi gumana dito sa mini brushless natin guys. Yung sa follow me mode tsaka yung ano, yung sa waypoint niya. So, check naman natin yung ano, yung captured ng ano, photo. So, capture tayo. Then, dito sa kabila. Malinaw din yung photo niya, guys. Dito naman, last. So, malinaw naman yung ano niya, guys. Yung sa photo captured niya. Okay yung camera natin. Then, start naman tayo mag-recording kung gumagana yung recording natin dito sa ating mini brushless drone. So, medyo malakas na ng konti yung hangin. Yung quality ng video natin, guys, andito sa kabilang screen natin. Ayan yung video niya. Yung output niya, guys, oh. Malinaw siya, oh. Then, i-try naman natin mag-test ng ano, ng 1K return. So, distance natin ng konti yung ating drone. Then, press natin yung ating 1K return dito sa ating remote. Taas pa natin.
So forward ko pa ng konti rito sa medyo malakas na yung ano niya, yung guts ng hangin. Pero forward pa rin natin, check natin kung maganda yung key return niya. Ayun guys, so mabilis yung key return niya. So kailangan guys alalay lang kayo sa pag-press ng key return kasi mabilis yung balik niya eh. Ayan. Mabilis yung yung balik ng draw natin. So try pa natin konting distance tapos press natin yung ating key return dito sa ating remote control. Medyo may kalayuan to. Oops. Medyo malayo yung ano natin, guys. Tsaka naghang yung ating apps. So, yung guys, hindi ko ma-remote yung drone natin. Mukhang karoon ng interference. So, press ko muna ulit yung ating key return. Lapit tayo ng konti. Ayun guys, mabilis yung balik ng drone natin. Ayun na siya. Medyo ano nga lang talaga, medyo may kalayon. Ayun, bumagsak yung drone natin. So, kunin ko muna ulit guys na nag-loss ng signal yung ating mini brushless drone guys. Check natin kung may sira. Ayun, intact pa yung drone natin. Walang nalaglag na parts. So, matibay yung mini brushless natin guys. Oh. Tumama siya sa puno tapos bumagsak. Pero natanggal yata yun sa ano niya, yun sa 360 niya, yung cover niya, sa obstacle avoidance niya. Kabit ko muna guys. Natanggal . Yung sa taas niya, kabit ko muna. Bali, ang nangyari, nagkaroon siya ng interference sa ganun distance. Kaya kailangan guys, alalay lang sa pagpapalipad yung layo ng lipad ng brushless natin. Buti naka-return pa yung drone natin. Kung hindi na siya naka-return, malamang nahulog na siya doon sa dagat. So, working pa yung propellers niya. Check natin yung camera kung working din. Kala ko hindi na makakabalik yung mini brushless drone natin guys sa ganung kalayo. Buti medyo lumapit ako ng konti para masagap yung wifi signal niya. Kasi wala siyang GPS guys kaya medyo mahirap siyang kontrolin sa malayo. So try ulit natin yung takbo ng kanyang brushless motor. Unlock natin yung brushless motor niya, ayan. Then start natin yung camera ulit guys sa apps niya. So yun guys, working pa yung camera niya, tsaka nakakapag-hover pa rin yung drone natin. Ayan. Tsaka matibay yung drone natin guys, no? Imagine siya, tumama siya doon sa puno, then bumagsak siya sa sahig. Buti hindi nagka-lasog-lasog yung pagbaksak ng drone natin. Okay pa naman yung lipad ng ating LF632 na mini brushless. Matibay siya. So, working yung kanyang camera. So, try natin mag-recording ulit. Ayan. Gumagana din yung recording niya, guys. Durable pala tong product na na-purchase natin. Ayan. So, kailangan guys, pag magpapalipad kayo nito, line of sight lang para hindi siya mag-fly away. Nagkaroon lang ng interference yun sa paglipad ng drone natin. Recommended ko pa rin to sa mga beginners na magpapalipad ng mini brushless. 14 years old pataas yung pwede mag-operate ng drone natin. So, maneuver ko lang ng konti. Efficient yung lipad ng drone natin. Ang ko na lang dito yung sa niya, yung sa remote control niya. Maganda sana kung na siya yung pahaba na yung joystick niya. Kasi ang napansin ko lang dito sa remote control niya, nakalapad yung joystick niya. Pang cordless motor yung design niya sa mga last na na-vlog natin na budget drone. So, okay naman yung maneuver ng drone natin, guys. Ayan.
So angat natin ng konti, then i-test natin yung 360 flip niya, guys. So try pa natin. 360. Ayan yung 360 natin pa kanan, guys. Kaliwa. So try naman natin i-test yung ano, yung obstacle avoidance niya. So lipat muna tayo ng pwesto. Dito tayo sa may maliwanag. So on na natin yung obstacle avoidance niya, guys. Ayan, nag-blink na yung ano niya, activated na yung obstacle avoidance. Abante natin. So pansin nyo, guys, hindi siya tumutuloy. Ayan, pakita ko sa inyo yung ano, yung ating remote control, guys. Dapat ano na yan, po-forward na yan, pero hindi siya pumo-forward. Ibig sabihin, ano, effective yung obstacle avoidance niya. Ayan. So working siya. Yeah. So off na natin yung ating obstacle avoidance, guys. Hanapin na siyang malobat, nagbi-beep na siya. Maganda yung lipad ng drone natin, no? Tuloy-tuloy pa rin kahit na nag-crash siya sa puno, then bumagsak siya sa sahig. Matibay yung product natin, guys. Meron siyang durability. Ang ano ko na lang dito, ang distance lang ang kailangan, ano, line of sight para hindi siya lumayo or mag-fly away. So off ko muna yung ating remote control. So yun, guys, yung ating LF632 na mini brushless drone. Don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorials. So, thank you for watching and see you later, guys!